So guys, dito tayo sa ating fishing technique. Meron akong nalamang fishing technique sa ibang region ng Philippines. So, ganito. Ito yung ocean. Ito yung dagat. Ayan. Dagat. Ito yung bangka. Pasensyahan nyo na yung bangka ko ha. Pangit yan. Tapos, ito naman si angler o kaya si fisherman. Ngayon, meron siyang sabiki style. Ang daming isda dito sa bottom. Dito. Daming isda. Yan, maraming isda dyan sa ilalim. Siguro ko mga 50 to 100 meters. Yan. Ngayon, ito naman si ano, paano siya makakapag ano, kasi nagbe-bait and wait siya. Hindi masyadong mabenta yung bait and wait niya. Sabiki style yan, marami yan. Sabiki style. Ang ginawa niya guys, dito sa sinker na to, yan. Tapos ito yung line. Ito yung mga sabiki setup niya. Dito malapit sa sinker, meron siyang supot. May supot siyang pinilipit diyan, parang cone style, supot pa ganun. Na pag sink pa ilalim ng sinker pa ilalim 100 meters, nilalagyan nila ng pain diyan sa ilalim ng supot. Pain, it's either alamang, chap-chap na dilis, pero yung pain nila is mga dilis din, depende. Kung alamang din yan. So, pag sink nila pa ilalim, sinker. So, safe yung pain dyan, yung isdang chinap-chap. Ngayon naman, pag sink niya sa bottom, hihilahin niya. So, ito, bubuka ang supot, yung silofin. So, ganito na ang nangyari, guys. Kapag nag-sink na siya, ito na yung sinker, ang pag hinila niya pataas, babaliktad na yun. Babaliktad na. So, yung pain dito, nag-spread na dyan. Nag-spread. Diba? Pag-spread ng mga pain dyan, o kung anumang mga nilalagay niyang mga chinap-chap na pagkain, ando na yung mga isda, nagsilapitan na. So, ang life cycle naman, o kaya food chain naman ng mga isda, lalapitan ng mga maliliit na mga makukulit, lalapitan. Hanggang sa palapit na ng palapit, siyempre may malaki dito eh. Merong malaki dito, mamaw. Kita niya, nagkagulo yung mga maliliit. Oo, dami mga maliit na isda, kasi may kinakain silang mas maliit pa, yung mga chinap-chap. So ito naman, dali-dali naman tong mamaw. Galit na galit yung mamaw, oh. Dali-dali pumunta doon. Kahit yung pain na yan pinagkaguluhan, hindi naman papansinin niya ni mamaw, kundi papansinin niya itong mga maliliit. Inahunt niya yung mga maliliit. Di ba? So ngayon naman, ganun yung style ng isang bottom fishing ng ibang region. Alam kong alam nyo yan, yun. So ngayon naman, nung accidentally na kinagat ng mamaw yung ito, ubos na, wala na, naubos na yung chinap-chap. So, hila-hila mong kunti, galaw-galaw, kinain ng malaki. So, kinain ng malaki yung pain mo, accidentally. So ngayon, hindi kaya ng nylon mo, naputol. Naputol, ha? So ngayon, nagdagdag ka na ngayon sa basura. Di ba? Yung basura na sinker, yung tingga, yung lid, yung silofin, yung nylon, lahat-lahat. Ano, pupulupot na dyan sa ilalim hanggang sa nadikitan ng mga silofin hanggang sa dumami. So, puro na basura sa ilalim. So, andyan na yung hindi ka na nakakatulong. Mag-adjust naman siya ng nylon. Adjust naman siya ng nylon. Mas malaki pa para sa mamaw. O, adjust naman siya ng malaking supot. Mas marami pa. So, ngayon naman, yung mga maliliit naman, ganun din. Ulit-ulit na lang ganun. Kung araw-araw kang ganyan ang ginagawa, guys, kung araw-araw ang ganyan na
technique ng mga minamahal nating fishermen ay talagang mauubos ang isda. Kasi ito, malay mo kung buntis. Oo, preggy siya, preggy. Oo, may kambal pa siyang preggy, tapos nahuli mo. Eh di yung mga maliliit, kinain hanggang sa maubos na yung lahat ng mga kung anong meron dyan sa spot mo. Wala na, wala nang kakain dyan. So ngayon, ikaw naman, boring ka na rin. Wala ka na may pakain sa pamilya. Dadayo ka naman ng ibang spot. Papuntang ibang municipality. So sana may natutunan kayo, ano? Pwede kayo magalit sa akin, okay lang. Pero kung i-take note niyang mabuti yung mga sinasabi ko, pwede yung huwag niyong gawin, pwede niyong gayahin. At least may idea na kayo. Thank you so much.